Welcome po sa programa natin, ang Good Vibes News PH. So kung ngayon lang po tayo nakita, ako nga po pala si Sir Joseph. Opo, ang host ng Good Vibes News PH. At marami po tayong pag-uusapan sa mga bagay-bagay tungkol sa social media. So marami po ako nakikita ang mga magagandang mga larawan at mga balita tungkol po sa iba't ibang larangan. So muli, welcome po sa programa natin na gulong na Good Vibes News PH. So, sana po ay mag-enjoy po tayo ngayon. So, kung ngayon ka lang po napadpad sa aking channel, mag-subscribe ka na. Hit ang notification bell, mag-like at mag-comment na rin. So, maraming salamat. Okay na, so pag-uusapan po natin ang National Teachers Month. Ngayong buwan na po ito. So September, mag-uumpisa po yan sa September 5 hanggang October 5, 2020. So binabati ko po ang mga guro, mga kapatid natin sa anak buhay ng Happy Teachers Month sa buong mundo po. So mabuhay po ang lahat ng mga guro. Mga dakilang profession po ang pagtuturo. Palakpak po natin ng mga guro. So, merong balita na ngayong Teachers Month ay makakatanggap tayo ng 1,000 pesos, no? Sa national government. So, maraming salamat po in advance. Maraming salamat po. Sakto yan, sa October 5, ibibigay po yan. So meron pa rin balita tungkol sa DepEd. So ang lahat daw ng teacher ay magkakaroon ng salary increase nitong 2021 kahit merong panahon ng pandemya. Actually hindi lang mga teacher po yan, ano? So lahat po yan, yan po ay gawa ng Salary Standardization 5 na pinirmahan ng ating mahal na Pangulo. So sa loob po ng 4 na taon, kakaroon po ng adjustment sa sweldo ang lahat ng manggagawa or kawani sa gobyerno. So, 6,000 po ang total niya. So, divide po sa 4 years. So, 1.5 po. Okay? So, yan po yung magiging increase ng mga empleyado po ng gobyerno. Maraming salamat po, Pangulong Roa Duterte, sa pagkakaloob po sa amin ng dagdag sweldo. So, mabuhay po kayo. Susunod po natin pag-uusapan ay yung stamp na ilalabas ng post office dito sa Pilipinas. So, para po sa pagkilala sa kontribusyon ng mga guro itong world, sa parating na World Teachers Day. Meron din po akong nakita sa Facebook na ito yung infographic. So nakakatawa po, no? So picture po ng mga matatanda yan. Picture nila Lola. May mga hawak na beer. At ang sabi, "Dear best friend, sana hanggang sa pagtanda magkakasama pa rin tayo." So mabuhay po ang mga magkakaibigang tunay. So bihirang-bihira lang po magkakaroon po tayo ng mga kasama natin. Palakpakan po natin yung ating mga tunay na kaibigan, no? So bihirang-bihira lang daw po na magkakaroon ng tunay na kaibigan at mabait na kaibigan. Kapag yan po daw ay dumating, pahalagahan at huwag nyo nang papakawalan pa. So kapag ang pagkakaibigan daw ay lumagpas na ng 7 years, yan daw po ay tinuturing na nating pamilya. Mabuhay po ang ating mga mahal na kaibigan. Okay, sa susunod po natin na topic, so larawan po yan ng unggoy. Sabi niya, hindi na talaga darating ang DSWD. Na kayang inaantay ng unggoy na to. DSWD, baka naman. Okay, sa next topic po, ang picture po ito
na nagme-meeting. So, dati, nang wala pang COVID-19, so, normal meeting, no? Naka-formal tayo na damit, forma, pupunta sa office. Ngayon naman, sa new normal, puro online na. Puro online na. So, yung polo sa taas, napaka-formal. Pagdating sa baba, naka-boxer lang. Tapos, ang gulo-gulo pa ng paligid, no? So, tampak yung labada sa likuran. Tapos, meron pang alagang aso doon sa lamesa. So, yan po yung itsura. Hindi naman po lahat, ano? Actually, may seminar akong na-attendan na kapag nag-online meeting, dapat daw, tayo ay nakaligo, naka-toothbrush, nakakain. At para daw ay tayo ay maging maganda ang ating pakikipag-usap sa online, dapat daw ay magpabango pa tayo para feel na feel po natin na may pasok kahit work from home daw po. Ayun po. So, oras po pa lang natin ay 11:04 PM. Sa London ay ng oras na. Military time kasi ito sa London. 16:04. Sa Paris, 17:04. So, lamang ng isang oras. Sa Russia, isang oras din ang advance. 18:04. Sa Beijing, China. Ayun, sa oras natin yan. So, 23:04 PM na. And then sa Tokyo, madaling araw na. So, gusto ko lang po daanan po, no? So, ito po yung mga stock price po ng iba't ibang company po sa Philippine Stock Exchange ng mga corporation po, ng mga companies po. So, una po natin, JFC, Jollibee Foods Corporation, so 136.80. BDO, 91.25. URC, Orobina, 142.90. And then, Pure Gold Price Club Incorporated, 50.50. So, kung mapapansin po, lahat po ng stock ng apat na ito ay kulay pula. Ibig sabihin po, bumaba po yung kanilang price. So, kung meron po tayong pera ngayon, pwedeng-pwede po tayong bumili yan at mabababa po ang presyo ngayon. So, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ito po ang Good Vibes News PH. So, hanggang sa muli po. Mag-upload ulit ako po. So, maraming salamat po. Good night po.